lang ilalagay natin na sili, sarili nating pitas mula sa ating garden. Ito yung sili sa garden. Ayan. Mapupunan. Good morning everyone! Welcome back to Going Green Dasma Channel. Ayan, ngayong araw na ito, gagawa naman tayo o magluluto tayo ng bagoong alamang. Ayan, para sa akin, mas gusto ko sana yung fresh na alamang at ako ang gagawa muna ng mismong bagoong bago ko yung lutuin. Pero sa ngayon kasi ay May pa lang, walang fresh na alamang na mabibili sa mga pamilyan na palengke. Kaya ang binili ko ay bagoong na mismo. Alam naman natin pagka ang pagbagoong na yung alamang ay sobrang alat. Kaya ang gagawin natin, babawasan natin yung alat syempre. Kasi hindi naman maganda sa kalusugan, lalong-lalo na sa nagkakaedad kagaya ko. Kaya samahan niyo ako. Pero bago ang lahat, kung bago pa kayo sa ating channel, sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ayan, huwag kalimutan ang Going Green Dasma Channel. Ayan, kaya mga ka-greens, ito, umpisahan na natin. Ito na yung binili ko na 3.5 kilos na bagoong. Nilagyan ko din ng tubig. Sorry. Kasi kailangan natin hugasan ng konti. At syempre, itong nahugasan na na container at saka salaan, sasalain na natin. Ayan, sasalain na natin. Pwede natin kamayin o kung ano naman, pwede kayong gumamit ng rubber gloves o kaya yung kitchen gloves na plastic. Pero sa akin, dahil ito ay lulutuin pa naman, mas okay na kakamayin ko na. Malinis po yung aking kamay. Ang kosek, nandito lang sa tabi ko at ang mga hand soap. Ayan. Ayan. Sasalain lang natin at tatanggalan natin ng babawasan pala natin ng alat. Ayan. Kasi mahirap na yung sobrang maalat. Bagoong nga eh. Kaya dapat talaga maalat. Pero babawasan lang naman natin. Lalo na, hindi natin sariling gawa ito. Ang bagoong kasi, pag mas maraming asin o mas maalat, mas nagtatagal yon. Kasi hindi naman kailangan nalagyan ito ng preservative. Kundi ang magpapatagal lang sa kanya, yung dami ng kanyang asin. Okay. So, isali na natin itong unang nasala natin. Gagamit tayo ng uling kasi mahirap nang magluto ng bagoong sa loob ng bahay. Maliit lang kasi ang kusina ko, wala akong turkey kitchen kaya dito ako magluluto. Ito na yung ating bagoong at ang ating mga sangkap, syempre bawang. 3 buo na bawang yan na large at saka sibuyas. Maraming sibuyas kailangan. 3 large din na sibuyas dahil 3 kilo ang ating lulutuin na bagoong. Ito na tayo mga ka-greens. O, umpisan na natin pagluluto. O, tignan nyo naman, nausok na. Ibig sabihin, nasindihan na yung ating uling na lutuan ng ating bagoong.
naman kalahating taon, pwede natin i-stack yan. Naman ako, kaya basahin ko na lang ito. Itong pinaruruunan ko. Ayan, mas okay na basa. Kasi baka tumalsik yung uling. Golden brown na siya. Lagay na natin ang sibuyas. Yan na yung ating pinaglutuan. Nakaangat siya. Ayan, sa nakikita nyo, nakaangat yan. May pinagtuntungan ako dyan sa ilalim. Kasi hindi tayo pwedeng magluto sa ibabaw ng thighs. At pagtapos natin magluto, siguraduhin natin na patay na ang uling. Ayan, para hindi tayo magdulot ng pahamakan sa ating bahay at saka siyempre sa mga nakapaligid sa atin, lalong-lalo na kung maraming bahay na nakapaligid sa atin. O yan, malinis na yung ating uling. Pero ang aking tiles ng aking terrace garden, nandyan na lahat yung aking pinaglutuan na abo at uling. Yan. Pero okay lang yan, lilinisin ko mamayang hapon. Tapos, takpan na natin. Okay? Ayan na, si ating kalan na uling. Kalan sa uling pala. Ito, medyo malamig-lamig na siya kaya pwede na natin ipasok sa bahay. At hindi na rin siya nausok kaya hindi na rin mangangamoy sa loob ng bahay. At huwag din natin bibit-bitin papasok sa loob ng bahay pag sobra pang init. Kaya sa nakikita ninyo, naka-electric fan tayo. Kasi delikado rin na
dalhin natin sa loob ng bahay ito. Bukod na sa puro mantika na yung kanyang sabaw, pag may ibuhos sa ating mga kamay o ating paa. Basta pag napaso tayo, sobrang sakit pa ito. Kaya kailangan alamikin natin ng konti at pasingawin bago natin ipasok. At ito na ang ating garapon. Sterile na natin. Maglalagay na tayo sa garapon. Siyempre, sterilize na itong mga ito at kinatuyo na. Kaya maglalagay na tayo. Itong garapon na ito ay 220 ml. Pakita ko lang yung box. Pinitas natin na sili, nahugasan na ito ng hot water para ilagay na natin sa ibabaw lang para kung gusto nung bumili yung medyo maanghang at maanghang talaga ito dahil labo yung Tagalog ito kaya ito maliliit. Maglagay lang tayo ng tig-isa nila. Hindi lang pang garnish, pwede rin yung panlagay nila talaga kung kailangan nila. Sa ibabaw lang. Yan. Ito kay kuya.
ito, mga ito, hindi na kailangan i-steril. Ano lang yan, hot water lang, sabon lang at saka hot water. At ito naman, pinagbasyon ito ng peanut butter na nilagay ko sa aking kare-kare. Kasi ang kare-kare ko ay manamis-namis din. Kaya peanut butter na galing sa supermarket ang aking binibili. So ngayon, dahil hindi natin kayang tanggalin yung label, kasi nga, sabi ko dapat mga 11 bottles, 10 bottles na bago ang lalagyan natin, plus itong pinagbasyuan ng Barrio Fiesta, tapos ito kay Kuya. Yung natira, ilagay namin dito para pag dumating yung mga anak ko, meron kaming baguon. At pwedeng i-stack, ilagay lang natin ito sa ref, pero ilagay natin sa plastic para hindi mag-amoy yung ating ref. Para makita natin kung ilang ml na ba ito. Ito, ito tingin ko 440 ml ito. So, ang para malaman ko kung ilan yung nagawa ng 3.5 kilos na bagoong plus yung mga sangkap. Ito na tayo ulit. Kinakabahan na naman ang lola. Pero kaya natin to. Masasanay din tayo dito. Pangalawa na to. Nung una kasi yung atsarang papaya. Ito ngayon ay bagoong alamang. Galing ko, no? Ang galing ko! Ah! Sticker na lang kulang. Ito na yung ating mga bagoong. Ayan, na-seal na natin. Pero wala pang sticker. Magpapaprint pa kasi wala kaming ano. Walang ink yung aming printer. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana nagustuhan ninyo. At sana huwag kalimutan mag-like and subscribe! Bye! Uh-oh. 1, 2, 3. Take 2. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. At kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye!